puso, normal lang naman na kapag may gusto tayong tao, ginagawa natin ang lahat para magpakitang gilas, hindi ba? Gagawin mo ang lahat para mapansin ka. Pero paano mga kapuso kung makakasama na ito sa'yo? Lalo na sa katawan mo. Dear Papa Dudut, ako po si Bona, isang dalagang may crush tulad ng lahat. Yung crush kong si Rodney ay halos 6 years ko nang pinagpapantasyahan, Papa Dudut. Sabi ko nga sa prayers ko kay Lord gabi-gabi, Lord, baka naman. Kasi hanggang ngayon ay nopansin pa rin siya sa akin. Kaya naman everyday talaga ay todo bantay ako sa fishbowlan namin sa kanto kaharap ng kanilang maliit na karinderya. Kahit na hindi naman ako ang nakatokang magbantay ay nagpupumilit ako, Papa Dudut, para makita ko lamang siya at hopefully ay mapansin niya ako. Pero ayun nga, sa halos 6 years na ginawa ko yon, lumaki na rin po ang maliit nilang karinderya at may hotdog na rin kaming benta pero wala pa rin. Hindi pa rin niya ako pansin kahit na ano ang mangyari. So ngayon, dapat pink na blush on ang gagamitin ko since kahapon nag-red na ako. At mukhang hindi naman bet ni Rodney yun. Lagyan ko kaya ng glitters yung pisngi ko para may shine-shine kapag tinamaan ng araw. Ay, wait! Effect lang to kapag mataas ang araw. Ipabagsak na yung araw kapag nasa fishbowlan ako eh. Skip ang glitters, go lang sa pink blush on. Yucks! Nasobra ng blush on! My gosh! Mukha akong makopang hinog! Erase! Ouch! Kaspang naman ng tissue na to. Mukha ka manikang pangkulam! Ay, manikang pangkulam! Ano ba? Huwag kang bigla-biglang sumusupo dyan. Nakakagulat eh. Sus! Parang ako pa nga dapat ang magulat sa itsura mo eh. Tapos na ang undas, pero may pakamba ka pa talaga ha. Mag-ilamos ka nga! Inggit ka lang kasi ako marunong mag-makeup, ikaw hindi. Ay, yan na ba yung marunong mag-makeup? Parang hindi naman, te. Tsa! Magsaing ka na doon at alam mong parating na si Mama. Mamaya magalit na naman yun at wala pang nakasaing. Ikaw kaya nakaschedule ngayon? Ako magbabantay sa fishbowlan, di ba? Oy, ako magbabantay, no? Ay, oo nga, no? Ikaw ulit yung magbabantay. Kailan ba ako nagbantay doon? Reklamo ka pa. At least nga hindi ka nauusukan sa labas. Concerned lang naman ako sa lungs mo, kaya ako na. Talaga ba? Eh nagpapakyut ka lang naman kay Kuya Rodney. Wala kang proof. Huh? Yung blush on mo ang proof ko, no? Huwag ka nga judgmental. Ka-judge-judge naman kasi ang makeup mo, ate. Magbebenta ka lang ng fishball, tapos kailangan blue pa yung kulay ng eyeshadow mo. Ano ito? May catering lagi sa kanto? Huwag kang pakilamera. Kung ayaw mo sumbong kita kay Mama na kumupit ka ng 100 sa pamalengke ng Lunes. Alam mo, te, mas okay kung lalagyan mo ng brown eyeshadow yung talukap mo. Mas bagay sa'yo. Tsaka bet ang lipstick today. Hindi siya pamburo look, ha? Bruha! Doon ka na at magsaing! Good luck. Sana mapansin ka na ni Kuya Rodney. Che! Mga kapuso, pati kapatid ko ay alam na gusto ko si Rodney. Pati ang fishball na benta ko ay amoy na amoy na gusto ko si Rodney. Feeling ko pati ang mantikang gamit ko sa fishball eh alam na din na gusto ko si Rodney. Pero si Rodney mismo ay mukhang hindi pa rin alam. Nakakainis, Papa Dudut, pero kailangan kong gumawa ng paraan para naman mapansin niya ako. Para forever na kami, no? Biglang seminudo tumingin.
How to be you, Minudo? Patunaw na tong blush on ko pero wala pa rin epek. Bukas kaya magkulot naman ako for a change. Baka bet niya yung babaeng kulot. Grabe, sobrang pogi talaga. Kahit puno na ng pawis ang mukha. Hayaan mo, baby Rodney. Sa Pasko, bibilang kita ng ceiling fan para hindi ka napagpawisan. At sa New Year, bibilang kita ng aircon. At ako ang magbabayad ng aircon mo. Basta, basta pansinin mo lang ako, please. Willing akong gumastos for you. Oh, lumapit ka. Kung gusto mo akong halikan, di kita sasawayin. Alam na alam mo namang ito'y gusto ko rin. Oh, lumapit. Papalapit. Papalapit na siya. Papalapit si Rodney. OMG. Gosh, papalapit siya. Kalma, Bona. Kalma yung matres mo. Magkakabuhol-buhol. Kundi ka, kakalma. Kalma. Kalma. Hi, Bona. Hi, Rodney. Bili ka mantika. Ha? I mean, bili ka baseball. Ay, hindi. Kami merienda ko lang eh. Oh, gusto mo show-showern? Ano? Show-showern? Show-showern para sa hapunan niyo mamaya. Sausawan ng fishball? Oo. Oh, bibigay ko sa iyo mamaya after ko magbenta para may sausawan kayo sa hapunan niyo. adobo ulam namin mamaya eh. Hindi ba pwede yun? Sa tingin ko, hindi pwede. Ay, oo, Brainy. Tama ka doon. Actually, lumapit ako kasi maraming sobra sa niluto ni nanay na adobo kanina eh. Baka gusto mo. Ay, oo naman. Gusto ko. Paborito kong adobo. Talaga? Uy, parehas pala tayo. Anong klaseng adobo ang paborito mo? Lahat! Lahat ng adobo! Eh, itong adobong baboy, gusto mo ba? Adobong baboy? Oh, bakit? Ah, wala. Nagulat lang ako kasi ang galing-galing. Yan. Yan ang paborito kong adobo. Oh, adobong baboy. Wow, pares pala tayo. Ito rin yung sa akin eh. Tikman mo. Ha? Ngayon na? Ngayon na talaga? Oo naman, para malaman mo na ito ang pinakamasarap na adobo sa mundo. Pwede mamaya na lang. Eh, ba't di pa ngayon? Eh kasi baka madumihan. Alam mo na, kalye, estero, leptospirosis, global warming. Hindi yan. Tikman mo na. Gusto mo, subuan pa kita? Ay, hindi siya. O ito. Ang sarap naman ni Jom. O, kainin mo yung taba. Yan yung the best dyan eh. Favorite ko tong taba eh. Thank you, Rodney, ah. Hayaan mo, mula ngayon, dadalang kita ng adobo araw-araw. Ako magluluto. Papa Dudut, hanggang hindi ko po nauubos ang adobo ay hindi po ako nilubayan ni Rodney. Eto na yun eh. Kahit medyo may kaalata ng adobo ay tiniis ko para lamang sa kanya. Kasi dahil sa adobo na yon ay nagkausap na kami sa wakas after almost 6 years. Kaya kahit na ramdam ko na ang pangangati sa dila ko at mukha ko, todo suka ko sa adobong baboy. Kung alam lang ni Rodney na never akong naging favorite ang adobo, lalo na ang adobong baboy, at lalong-lalo na ang baboy dahil allergic ako dito. Pero okay lang. Ang importante sa akin, Papa Dudut, ay lumapit na siya sa akin. Kaya kong tiisin ang pantal at kati-kati. Huwag lang maputol ang paglalandian naming ito. This is it, Pansit, Papa Dudut. This is it. And as promised, Papa Dudut, ay tuloy-tuloy nga ang pagbibigay ng adobo ni Rodney sa akin tuwing hapon. Pagkaabot nito ng pagkain ay lalandi muna kami. Nagdadasal na sana ay hindi niya ulit ipilit na ipakain sa akin ang adobong dala-dala niya. Minsan ay
pailado ang mga dasal ko dahil kapag wala na itong masabing iba ay ipapakain na lamang niya ang dala niyang adobo. At ang kapalit nito ay sandamakmak na mga ngiti sa mukha niya. Pero sa akin naman, pangangati at pamamaga ng aking mga mata at labi. Hindi ko alam na fan ka pala ng bandang yun, ha? Favorite band ko yun. Sayang nga, namatay ka agad yung lead vocalist nila eh. Sayang yung followers nila. Ay oo, naalala ko noon, umiyak ako nung umiyak, nung mawala siya. Ha? Kapapanganak mo pa lang nung namatay siya. 1994? Oo. Sabi kasi ni Mama, iyak daw ako ng iyak noon nung binalita na patay na siya. Kaya doon ko ata nalaman na fan ako noon eh. Ganun. Oo, ganun. Ah, ganun ba? Ano bang favorite song mo nung banda na yun? Marami. Maraming marami. Tulad ng? Alam mo, ayoko na sanang pag-usapan pa yan eh. Kasi hanggang ngayon, nalulungkot pa rin ako eh. Nakaka-depress. Sad. Sabagay. Gusto mo, kainin mo na yung adobo? Ha? Sabi ko, kainin mo na yung adobo bago pa magmantika yan. Bala ko sana sa bahay na lang eh, para may rice. Pwede kita kuhanan ng rice. Sandali. Ay, wag na! Sabi mo, gusto mo ng rice para dyan eh. Mas masarap kasi kapag may kasalo ko dito. Alam na, family, ganun. Pwede naman kitang sabayan dito. Ay, naku, wag na. Madamot ako. Gusto ko sa akin lang to. Akala ko ba i-share mo sa family mo? Nagjo-joke lang ako. Madamo talaga ako. Akin lang to, no? Siyempre, bigay mo to eh. Thank you. Kaya nga, kainin mo na yan ngayon para wala na makahingi sa'yo mamaya sa bahay. Ay hindi. Iinggiting ko na lang sila. Mamaya na lang talaga, promise. Promise, mamaya na lang talaga. Alam mo, huwag mo na silang inggitin kasi bukas na bukas, dadamihan ko yung adobo. Ay naku, wag na. Nakakahiya naman. Di no. O kailangan o ka ba? Kasama naman sa benta namin yung adobo eh. Kaya hindi naman malaking abala yan. Sige na, kainin mo na yan bago pa lumamig at dumami ang customers mo dito. Kasi... Parang ayaw mo naman yata ng gawa ako eh. Ay, sino nagsabi? Hindi totoo yan no. Alam mo, ubusin ko to ngayon na. Paborito ko nga to, di ba? grabe! The best talaga tong luto mo. Bukas na bukas, mas marami ko ibibigay sa'yo para hindi ka na magdamot sa pamilya mo. Gusto ko yan. Gustong gusto ko yan. Napilitan akong umuwi ng bahay at pinagbantay si Lilia na aking kapatid dahil sa sobrang kate ng mukha ko, Papa Dudut. Marami na rin akong gamot na binili para sa allergies dahil alam kong hindi titigil si Rodney sa kakabigay ng adobong baboy sa akin. Wala naman akong choice. Ako rin naman ang pumili ng ganitong kalagayan ko. Tiis na lang talaga, Papa Dudut. Ha? Wala nang sinabi sa kapal ng labi mo si Angelina Jolie. She left the group na! Tumigil ka nga dyan. Magamaga na nga labi ko, nagawa mo pa talaga magbiru ng ganyan. Ouch! Ang kati-kati ng pisingi ko, tsaka di na ako. Bakit kasi kailangan mong kainin pa, di ba? Di na lang kasi iuwi. Ilang beses ko nang ginawa yan, pero mapilit siya eh. Ano bang dapat pang gawin para hindi na niya ipilit na ipakain sa'yo ang baboy? Saka lang naman siya namimilit kapag nauubusan na siya ng pag-uusapan eh. Kapag pagiging torpe kicks in na sa sistema niya. Di ikaw na gumawa ng paraan para hindi na maputol ang usapan niyo. Madaldal ka naman, di ba? Pero kapag siya ang kaharap ko, nawawalan na rin ako ng masasabi. Kainin mo na nga lang talaga yung adobong baboy.
Ayoko na talaga. As in sobra, hindi na ako makatulog sa kate at saka sakit na mukha ko dahil sa adobong paboy na yan. Oh, eh mag-tease ka. Ginusto mo yan eh. Landi pa! Go! Landi pa, Ate Bona! Ikaw balang araw, may iintindihan mo ako kapag na-inlove ka na ng ganito. Oh, kung ganyan din lang, wag na lang po, no? Di mo masasabi yan. Naku, te, never mind na lang talaga kung masasakripisyo na ang katawan ko at sarili ko para sa love na sinasabi mo. Ganun talaga pag nagmamahal, kailangan magsakripisyo. Ay, pero hindi dapat kasali ang health sa isasakripisyo ko, no? Para kang nauubusan na ng isasakripisyo kay Rodney. Pwede namang yung puri mo na lang, ganun. Tumigil ka nga dyan. Mamaya marinig ka na naman ni Mama. Mamaya paluhurin niya tayo sa asin. Wala si Mama. Bumili ng fishbowl sa palengke. Kalma ka lang, no? Magsain ka na dun. Huwag mo na ako istorbohin dito para makapahinga na ako. Sakit ang labi ko. Oh, maganda sana kung sasakit yung labi mo sa halik ni Kuya Rodney eh. Pero sumasakit dahil yan sa allergies na yan. Ay, nako, I cannot! Ikaw nakakagigil ka na talaga. Gumaling lang ako ngayon na hampasin kita ng batsa sa muka. Okay na. Magkasaing na ako. Ay, pag-ibig nga naman, oo. Kakainin ng adobo. Matikman ka lang. Nakakamatay nga ang pag-ibig, Papa Dudut. Nakakamatay nga talaga. Kapag hindi ko pa to tinigil, eh baka sa punerary na ako dalawin ni Rodney at baka pati hanggang doon ay adobong baboy pa rin ang dala nito. Papa Dudut at mga kapuso, paano ko nga ba sasabihin sa kanya ang kalagayan ko? Eh yung adobong baboy na nga lang ang dahilan kung bakit lumalakas ang loob nitong kausapin ako. Paano pa kapag sinabi kong allergic ako dito? Eh di goodbye forever na with him. Hindi pwede yon sa akin, Papa Dudut. Sa loob ng mahigit isang buwan, Papa Dudut, ay nangati-ngati ako. Panaypantal, pamamaga, sugat-sugat at tuyong balat ang meron ako. Sinubukan ko, Papa Dudut, na mag-turtleneck tuwing magbebenta ng fishbowl na akala mo'y lamig na lamig ako. Kinakapalan ko na rin lalo ang makeup ko para hindi mahalata ang pagbabalat ko dahil nga sa matindi kong pagkakamot. Halos hirap na rin ako sa paghinga. Alam ko, Papa Dudut, na napapansin na ito ni Rodney, pero siguro ay nahihiya na rin na magtanong pa. Hi, Bona. Uy, Rodney! Mukhang may baong ka na naman ah. Ah, oo. Baong ko para sa'yo. Hulaan ko? Adobong baboy? Mali. Talaga? Adobong baboy with eggs. Wow. May eggs. Sana all. Nilaga ko muna mabuti ang itlog tapos saka ko sinama sa nalutong adobo. Tapos tinusok-tusok ko para pumasok sa loob yung sabaw ng adobo. Saka mahina akong pinainit ulit. Wow, bago yan. Gusto mong tikman? Yung itlog mo? Yap, yung itlog ng adobong baboy. Pero unahin mo muna tong baboy kasi fresh tong baboy na nakuha namin ni nanay. Bagong katay lang. Malambot-lambot at walang buhok na kasama. Di tulad nung huli kong binigay sa'yo. Pwede bang yung itlog muna ang kainin ko? Eh yung baboy yung pinakamasarap dito, di ba? Ito na lang, baboy. Saka mo na ihuli yung itlog. Eh kasi... Sige na, huwag ka na maya. Masarap tong baboy. Sariwa. Rodney, kasi... Isang kagat lang, mangunguya mo na agad ng maayos sa sobrang lambot. Rodney... Tapos, kapag ganitong sariwa yung baboy, paniguradong kapit na kapit yung toyo at suka dito. Naku! Rod... Tapos, sabayan mo pa ng itlog na nilaga. Malalaking itlog ito at orange yolk pa, kaya alam mong legit. Rodney. O eto, nakapili na ako ng baboy na may malaking tapis ng taba. Isubo mo na at... Ayoko nga niyan eh! Alam mo bang allergic ako sa baboy pero hindi ko sinasabi sa'yo kasi nga gusto kita? Nahihiya akong tanggihan ng adobo mo kasi yun lang ang nakikita kong paraan para lumapit ka at hindi ka matorpe sa'kin. Alam mo bang araw-araw dinadasal ko na sana adobong manok na mandalin mo o kaya sinampalukong puwetang manok o tuyo o tubig na lang yung dalin mo sa akin araw-araw kasi sa totoo lang, ang sakit-sakit na balat ko kakakamot ko sa kati na bigay sa akin ng litik na baboy na yan. Pero willing ako magtiis kasi nga gusto kita. Gustong gusto kita, Rodney. Ano mo ba yun? Eh mukhang hindi
ko naiintindihan mong sinasabi ko. Siguro alam mo nang gusto kita. Pinagpapantasahan kita. Kaya lahat ng ipapalamon mong adobong baboy kinakain ko kung ito lang ang paraan para mapalapit sa'yo. Kahit maubos ang allowance ko, kakabili ng gamot na dapat kong inumin at ointment na dapat ko ipahidala. Sige, sa ngalan na paglalade, go lang, Bona! Go! Kasi nga, Roddy, gusto kita! Gustong gusto kita underneath this nangangating balat! Papa Dudut, hindi ko po alam kung paano ko yun nasabi lahat kay Rodney. Nakita ko na lang na natulala ito at namula. After noon ay natahimik na lang kaming pareho. Pasalamat na lang talaga ako at may lumapit na bibili ng fishball kaya nagkaroon ng break ang ice sa pagitan naming dalawa. Tumakbo ito papunta sa karinderya nila at hindi na ako natignan pa. Nakonsensya ako sa nagawa ko dahil doon. Wala na. Patay na ang love life ko. Hindi na yun lalapit dahil napahiya ko na yata. End na ang forever ko talaga, Papa Dudut. Nang umuwi ako ng gabi ay panayang rosaryo ko na sana ay pansinin niya muli ako. At kapag nangyari yon, promise kahit buhay na baboy ay kakainin ko. Pero lumipas na ang isang linggo ay hindi na ito lumapit sa akin. Hanggang isang araw. Rodney? May problema ba sa lalamunan mo? Medyo nagaskas yata sa kapapractice ng sorry. Ha? Huh? Sorry saan? Sa bawat kati mo sa katawan. Sa allergies ko? Hindi, wag. Ako ang dapat mag-sorry sa'yo kasi hindi mo naman alam. Yun na nga eh. Dapat inalam ko muna yun kaysa pinagpilitan ko sa'yo yung gusto ko. Munti ka patuloy mapahamak. Sus, wala yun. Pagaling naman na ako. Hindi naman na-damage yung kidneys ko at abdo. All good na tayo, Rodney. Yang mo na yun. Kahit na. Hiyang-hiya talaga ako sa'yo sa nangyari. Sabi ko nga, okay lang ako. Hindi mo na... Kaya nga nagdala ako ng adobong manok for a change. Adobo na naman. Pero manok. Pero sawa na kasi ako sa toyo. Sakto! Adobong puti ito, walang toyo. Pero sawa na rin kasi ako sa adobo. Inaraw-araw mo ba naman kasi? Sakto! Anong sakto? Sakto kasi may dala rin akong menudo. Pero baboy na naman yan eh. Yan ang akala mo kasi chicken menudo to, wala rin toyo. Weird naman kung lagyan mo ng toyo, di ba? At di rin tulasang adobo. Grabe ka! Sorry na kasi. Yan na naman tayo sa sorry-sorry. Nahiya na lang din. Dami mo na effort eh. Ganun talaga kapag gusto mo. Mag-e-effort ka. Gusto? Sorry. Hindi pa ba klaro sa'yo? Klaro ang ano? Na gusto kita. Gusto mo ako? Ikaw, kung gusto mo, yung mantika na lang yung gustuin ko. Eh, kasi, di ko... Kasi... Ah! Gusto rin kita! Gustong gusto! Kaya nga nagtiis ako sa kati at pantal dahil sa adobong baboy. Gustong gusto kita! Eh, kaya lang naman ako nagbibigay ng adobong baboy dati kasi... Kasi sabi mo, paborito mo. Sinabi ko lang yun kasi nga gusto kong ganahan ka pa na lumapit-lapit sa akin. Kasi nga... Gusto mo ako? Ako rin eh. Ah! Edi tayo na! Tayo na! Teka lang naman. Bakit ayaw mo? Pwede bang maligaw muna ako? Kailangan pa ba yun? Gusto ko madaanan yung proseso na yun sa'yo. Gusto ko ligawan ka. Gusto ko patunayan ang sarili ko sa'yo. Di na kailangan? Kailangan yun. Di na kailangan? Kailangan yun. Hindi na kailangan. Eh, okay. Oka. Hoy, liti mo naman ako. Eh, ayaw mo eh. Dalagang Pilipina, nag-iinerte lang, yeah. Iba ka talaga. Oh, kainin mo na 'tong minuto bago pa patungan ng langaw.
Basta para sa'yo kahit lang ako kakainin ko. Ang saya, hindi ba? Salamat Allergies, dahil dito ay mas nakilala pa namin ang isa't isa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay maingat na po si Rodney sa mga ibinibigay niya sa akin. Inaral na niya lahat para hindi na maulit yung adobong baboy incident. Nakakatuwa lang talaga na dahil dito ay nagkainlaban na kami at ngayon nga ay mag-aapat na taon na kami at magtatatlong buwan na akong buntis. At ang malala pa, para akong natatakam, Papa Dudut, sa adobong baboy. Parang ito ang pinaglilihan ko ngayon. Payagan kaya ako ni Rodney sa gusto ko. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Bona.